Yo guys, what's up? Welcome sa ating channel. Sorry sa ating background kasi medyo maingay. May nagpa-practice ng sayaw sa labas. At tagising na rin ng mga manok. So, today guys, gusto ko nang gumawa ng tutorial kasi maraming nagre-request. Nagre-request sa previous vlog natin about how I set up my BM800. So, today gumawa ako ng tutorial kung paano naman tayo nage-edit ng video natin with the audio quality na naririnig nyo from that vlog and sa vlog na to syempre. This is how I do my recording lang guys. And kung sa tingin nyo maganda, please apply. Kung hindi, once again, this is how I set up and record lang talaga or vlog. So, depende na yun sa inyo guys, ha? So, first of all, of course, yung isa-set up nyo yung mic. So, nakikita nyo naman siguro sa screen. So, yan, cord ng BM800 to the TRRS splitter. Yan, and then, sinabi ko na to sa previous vlog, diba? And then, directly na sa phone nyo, diba? So, refresher lang din yun. And then, second step, guys, is, of course, nag-vlog na ako. So, after I vlog, kapag masaya na ako sa nagawa ko, i-edit ko yung vlog ko sa video editor ko mismo na nasa iPhone ko. I'm using iPhone SE, guys, or the iPhone 5S. So, merong iMovie, and then from there, kapag in-edit ko lang video, ini-increase ko na kaagad yung volume niya from there, and then I save it. And then third step guys, kapag masaya na ako sa na-record ko, i-import ko siya sa Google Drive ko. So, depende na sa inyo kung paano nyo ginagawa yan. Basta makarating lang siya sa PC nyo or sa laptop nyo. Kasi, ganun ang ginagawa ko lang. So, depende sa inyo kung gusto nyo by USB cord nyo. Pero ako, para sa akin mas madali yung isi-send ko sa Google Drive tapos i-open ko sa laptop. And then, kapag nabuksan ko na siya sa laptop ko, mag-Filmora na ako. And then, from Filmora, wait. Magre-record tayo ng screen, ha? Mag-screen recording na lang tayo. So, ayan guys, nalagay na natin siya sa laptop. So, open lang natin yung Filmora. And then, ito na yan actually. So, just drag it down. And then, this one. Ayan, so kailangan lang natin i-volume increase ulit. So, dito banda, just drag it upwards para mag-increase yung volume niya. So, ayan lang yon, and then export ka na kung masaya ka na sa ginagawa mo. So, yun nga guys, wag niyo na lang pahirapan yung sarili niyo masyado. So, ito lang talaga yung kailangan. Ito lang talaga yung method na ginagawa ko parate. If you think na maganda yung method na to para sa'yo or pasado, then gawin nyo na lang rin. Kung hindi, depende lang. Depende sa inyo kasi guys, onset nga lang sinabi ko initially na ito lang talaga kung how I edit or record with the BM800 and apply sa Filmora naman. Ganun lang. Gusto ko lang makatulong kasi sobrang komplikado ng mga napapanood ko sa YouTube na iba. Like Phantom Power and the V8 sound card. Ang mamahal nun guys, you only need a TRRS splitter actually. Thank you and subscribe na rin kayo guys kung natulungan ko kayo.